I've heard many good things about the culture in ABS, in the GMA7 from where I was, from ABS-CBN. And I'm very busy. Ako. It's been very busy. The past 2 weeks have been very busy for me. And I enjoy it kasi to be busy nowadays ka. Ano yun? Blessing yun eh para sa akin. I'd like to thank Nessa, Nessa Valdeleon for facilitating everything and making everything easy for me. Naging mentor ko pagpasok ko sa GMA7 dahil para akong tumanon sa isang bagay na hindi ko talaga alam kung what to expect eh. I've heard many good things about the culture in the GMA7 from where I was, from ABS-CBN. And naging very busy ako. Last week, ang dami kong taping, ang dami kong ginawang mga OBB, pictorial, mga MediaCon, at nag-gumest na ako sa ilang mga show kanina. Kanina, I guess, Aha. At for the past few days, this coming week, magiging very busy kami ni Emil at ni Patricia dahil ang rehearsal sa show na to napakatindi dahil hindi ordinary newscast ito eh. Hindi ito yung pagkatapos mo sabihin ng linya mo, pwede umupo at magpahinga. Hindi. Alam mo, all throughout the 1 hour of this newscast, ang pahinga lamang namin dito ay commercial break eh. All throughout the newscast, nakatayo kami tatlo rito at paikot-ikot kami. Ganon ka-intense ang bilis at ang pagka-alerto mo dapat dito sa newscast na ito. Pagka nalingat ka ng kaunti, matatanga ka at mahuhuli ka ng kamerang tanga eh. So, that's why I'm so excited. Gagaling ako dito. I think I told Patricia or Emily yesterday. Sabi ko, pagkatapos itong newscast na ito, galing na natin tatlo. Gahuhusay tayo dito. And this is what we are offering to you. Exciting itong newscast na ito. Pambata. Mas matutuwa ang mga bata dito dahil ang balita rito mas mabilis ang dating. Hindi mahaba. Sa bago kong mundo, first of all, talagang damandam ako na sinabi ko kagabi ito sa 24 because last night was my debut in 24. No? It was my first time. Yung ang pangalan ng kumpanya namin, yung pagiging kapuso o yung motto ng kumpanya namin, pagiging kapuso, talagang damandam mo. Mabait ang lahat ng tao dito at lahat ng nakakausap ko at lahat ng tumutulong sa akin sa pagpasok ko dito, damang-dam ako talagang genuine na care at genuine na pagiging mabait. Pangalawa, ano ba? Yung sinabi ni Patricia kagabi na yung pagpasok ko ng studio ng 24, kakaiba, ang laki ng studio. Mas malaki ang studio ng 24 dun sa luma kong studio. At nung nakita ko na si Buma, nakita ko si Mike, nakita ko si Tita Mel, tapos ang kaibigan ko si Vicky, nandun. Talagang, that was when I really felt this is it. Talagang ito na, kapuso na talaga ako. Yan ang, at marami pang experience. Actually, punong-punong schedule ko ngayon ng mga, kanina I just finished taping for AHA naman, guest ako ni Drew. Eh yung AHA, yun ang kalaban ng Matanglawin eh. Kanina, habang nagtitaping ako ng AHA, sabi ko, parang panaginip talaga ito. Nandito ako sa AHA ngayon, ito yung kalaban namin dati, pero guest ako ng AHA. You know, life is like a box of chocolates eh, sabi nga ni Forrest Gump, you never know what to expect eh. Ganun ang nangyayari sa buhay ko ngayon. And it's all so exciting and I'm so thankful to God na in the midst of a pandemic, in the midst of people getting depressed, all these beautiful things are happening at the same time. Blessed. I'm feeling blessed.